Magandang araw. Nandito ako ngayon sa Intramuros, sentro ng pamahalang Kastila ng Lumang Maynila. Kasi ang inihanda ko ngayong kwento para sa inyo ay tungkol sa Maynila ng unang panahon. Palagay ko, magustuhan ninyo to. Yung Maynila ay kasalukuyang kabisera ng bansang Pilipinas at pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Ibang-iba ang Maynila ngayon kaysa sa Maynila ng unang panahon. Noon, kinikilala itong isang kaharian sa lugarin ng Timog Silangang Asia. Pumunlad ang Maynila noong kalagitnaan ng panahon ng kapangyarihan ng Dinastiya Ming noong 14th na siglo, bunga ng pakikipagkalakalan nito sa China. Ang Tundo ang pinakakabisera ng kaharian at ang pamunuan nito ay itinuturing at kinikilala hindi lamang bilang isang puno kundi dakilang hari na tinatawag na Panginoon o anak ng Banwa na ang kahulugan ay anak ng langit. Tinatawag din silang Lakandula na ang kahulugan ay Panginoon ng Palasyo. Kinikilala ng emperador ng China ang mga lakan na hari ng unang panahong Maynila. Ang unang panahong Maynila ay isang pinatibay na komunidad at sentro ng kalakalan sa pampang ng Ilog Pasig na napapaligiran ng mga mumunting na ayon. Dahil sa masiglang pangalakal nito sa China, naging tampukan ng unang panahong Maynila ng pagsalakay at pananakop ng ibang imperyo. Sinalakay ito ng Indianong Imperyo ng Majapahit noong 15th siglo sa panahon ng pag-aari naman ni Sultan Bolkiah ng Kasultanan ng Brunei, pwersahan itong sinakop upang samantalain ang kalakalan ng China sa tundo. Tinawag ni Bolkiah itong Kota Salurong. Pinagharian nila ang tundo, naningil ng buwis, at ginawa itong isang karugtong na estado. Pansamantala rin pinugkog ng piratang Chino na si Limahong ang unang panahong Maynila noong taong 1574 bago ito naging panguluhan ng kolonyal na pamahalaang Kastila. Dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila buhat sa bagong Espanya na tinatawag ngayong Mexico noong 24 ng Hunyo 1571 at pinanguluhan ang pamamahala ng Maynila sa ilalim ng Imperyong Espanya. At sinimulan ditong itayo ang Intramuros. Naging sentro ito ng aktibidad ng Espanya sa malayong silangan at naging bahagi ng kalakalang galyon ng Manila-Acapulco na nagsilbing tulay ng Europa, Latin America at Asia. Sa pananungkulan ni Miguel Lopez de Legazpi, nagsabuatan ang mga komersyanteng Hapon, ilang mga datu at raha, kasama ang kasultanan ng Brunei nang buwagin ang pamamahala ni Legazpi. Nagapi ni Legazpi ang pangkat at ipinarbitay niya ang mga may maharlikang lahi sa Maynila. Matapos ito, ang Maynila ay ginawa ng mga Kastilang kabisera ng silangang Indies ng Espanya at pinanaig ang kapangyarihan ng Espanya sa mga susunod pang 300 taon. At ito, sa 300 taong yan, ay naghatid ng mga kalakal buwan sa Europa, Africa, Latin America, at iba pang mga isla sa Pasipiko. Ang Maynila ay sinakop din ng Gran Bretaña sa loob ng 2 taon, noong taong 1762 hanggang taong 1764. Bilang bahagi ng 7 taong digmaan sa Europa sa pagitan ng Espanya, Pransya at Gran Bretaña. Ang Maynila ay nanatiling kabisera ng bansa sa ilalim ng pansamantalang pamamahala ng Britanyang gobernador na si Dawson Gray. Nabuwag ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas matapos ang labanan sa luok ng Maynila nang isuko ng Espanya ang lungsod sa Estados Unidos ng Amerika. Sa ilalim ng pamamahala ng Amerika, isang bagong makamamamayang pamahalaang insular
ang ipinatupad sa ilalim ni Gobernador William Howard Taft. Dito, natatapos ang ating kwento. Abangan ninyo ang iba pang kwento ni Picoy. Mag-comment lang po kayo o mag-subscribe para malaman ko kung talagang nagugustuhan ninyo ang mga kwento ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli.